SSS member ka ba at gusto mong makapag-apply ng salary loan pero hindi mo alam kung paano ito i-process, kung ano-ano ang mga requirements at kung sino-sino ang pwedeng makapag-apply ng salary loan sa SSS, yan ang ating aalamin sa video na to. Hello mga ka-vlogs! Welcome to my channel para sa ating mga subscribers. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, click mo na ang ating subscribe button na nasa baba pagkatapos mo mapanood ang video na to. At kung nais mo namang sumuport sa aking YouTube channel, pwedeng-pwede yan mga ka-vlogs. Click nyo na lang po ang ating super thanks button. And kung nais mo namang maging miyembro sa aking YouTube channel, click mo din ang ating join button na nasa baba pa rin mga ka-vlogs. So ito na nga mga ka-vlogs, ay ituturo ko sa inyo step by step kung paano nga ba mag-apply ng loan, salary loan sa SSS. Pero bago po yan, ay nais ko lamang ipaalam sa inyo na ang pwede lamang po makapag-apply ng salary loan kay SSS kung kayo po ay miyembro ng SSS na meron pong contribution na equivalent to 36 months or 3 years, ay qualified po kayo makapag-apply para sa inyong first loan sa SSS. Kaya kung interesado ka mga ka-vlogs and nais mo nang malaman ang step-by-step process, ito, let's go! Unang-una ay pupunta tayo sa ating wall and hanapin po natin sa Google. Search natin ang www.sss.gov.ph. Then, after nyan, isa-search po natin yan mga ka-vlogs. Then, ito na yung portal. So, bago kayo makalagin dito, kinakailangan kayong mag-create ng account nyo sa SSS. So, kung paano kayo makapag-create ng account, yan ang ating gagawin sa next video natin. Then, login, choose natin yung member. And then, pagka-click natin yan, ay kinakailangan i-input natin ang ating user ID and password. So, since nakalagin na ako, so automatic sa sign in tayo mga ka-vlogs. Then, ito na nga yung ating portal mga ka-vlogs kung saan makikita natin dyan yung ating mga inquiry, mga services na SSS, loans. So, since loan tong video natin, click natin yung loan. Then, apply for salary loan. So, medyo maliit lang siya mga ka-vlog. So, ito yung mag-indicate. So, since hindi pa ako qualified, so, hindi nga pwede pa ako mga ka-vlogs. Pero kung qualified naman kayo, ay automatic naman pong makikita nyo kung magkano yung maluloan nyo. And then, mag-i-email po sa inyo to verify po sa employer nyo yan mga ka-vlogs. So, ganun lang po ang proseso sa pag-apply ng SSS salary loan. Madali lang po siya mga ka-vlogs. And kapag po ay na-approve na po ng inyong employer or yung certificate of employment nyo, certification para sa mga employed na SSS member, ay mag-i-email na po ng approval si SSS. And after that po mga ka-vlogs ay mag-bibilang lang po tayo ng up to 7 working days bago mahulog po or mag-reflect sa inyong bank, which is the Union Bank po ang partner ni SSS para sa pag-disburse ng ating salary loan. Pero sa ganang akin po, basis po sa aking experience, hindi po talaga siya aabot ng 7 days. Nasa 2 to 3 days lang po ay nasa bank account ko na po ang amount na niloan ko po mga ka-vlogs. And para naman sa mga self-employed, ayan, no need na po ng certification ng inyong employer, kundi ito ay magdadirect po na approval once na qualified talaga kayo, pwede na kayong makapag-reloan mga ka-vlogs or mag-loan sa inyong first na loan dito sa SSS mga ka-vlogs. And take note, kung kayo po ay meron pong loan na outstanding para sa mga second or third na loaner or naglo-loan kay SSS, ay maaari na po kayong mag-reloan after 1 year. So, anyway, makikita nyo naman yan sa portal nyo, doon sa account nyo kung magla-login kayo,
kung po pwede na po mga ka-vlogs. So, gaya po na nakita nyo sa screen nyo, gaya sa akin, hindi pa ako pwede kasi meron, bago pala ako na disbursa ng aking loan last January. So, ako, every year talaga ako nagre-renew ng aking loan and yung outstanding balance ay automatic deducted po yun sa gross loan amount mo mga ka-vlogs. So, yun lang, mabilis po, madali ang pag-apply ng loan kay SSS and dapat talaga ay na-applyan natin ito mga ka-vlogs as SSS member dahil para po ay lalaki ang ating pension or ang ating mga makukuha once na magre-retire po tayo. Kaya dapat talaga ay maglo-loan kayo kasi para hindi din magamit sa iba. Kasi maraming cases na wala kayong loan pero nagtataka kayo bakit meron kayong loan. So, para mapunta talaga sa inyo mga benepisyo ay mag-loan po kayo sa sarili nyong account para ma-update and para lalaki po yung mga benefits po once tayo ay magre-retire. Sana'y naging gabay ang video na to at sana'y natulungan ko kayo mga ka-vlogs. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. And kung hindi ka pa nagsubscribe sa aking YouTube channel, click mo na ang subscribe button na nasa baba. Huwag mong kalitang i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para naman updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo i-like ang video na to mga ka-vlogs. And maaari nyo kong i-follow sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, ang pautang naman dyan. Bye-bye!